Nang isang po merong isang kwento tungkol sa isang lalaki namimingwit sa ilog. Habang siya po ay nangingisda, may nakita siyang kumikinang sa tubig. Nilapitan niya ito at nakita niya isang napakalaking tipak ng ginto. So, dali-dali niyang kinuha itong ginto, pero napakabigat nito. At ibinalot niya sa tela para hindi makita ng mga tao. At siya'y dali-daling naglakad, pauwi. Pero habang buhat-buhat niya yung ginto, pabigat na ito ng pabigat. Siya'y pinagpapawisan, hinihingal na siya, talagang nanginginig na siya habang daladala niya itong ginto. May nakasalubong siyang isang tao na may dalang mga manok. At sabi niya sa kanyang sarili, mas masarap na yata, mas maganda na lang itong mga manok ang dalin ko dahil napakabigat nitong ginto. Kaya nga po, nilapitan niya yung taong nagdadala ng mga manok at sabi niya sa kanya, gusto mo palit tayo? Tinanong siya ng tao, ano ba yan? Binuksan niya, ginto. Napakasaya nitong tao. Sabi niya, oo naman, sige. At nagpalit sila. At itong tao, napakasaya dahil napakagaan na ng kanyang buhat-buhat. At itong tao na dating may manok, siya naman ang nagbubuhat ng kanyang ginto. At inuwi niya ang kanyang ginto para sa kanyang pamilya. Ano po ang aral? Bakit po itong tao, ginto na ang kanyang nakita, pinagpalit pa sa manok? Kasi po, hindi niya nakita yung halaga ng kanyang dala. Remember this, my dear friends. Not every heavy thing is a burden. When you think that it is a burden, then that thing that you are carrying will become heavy. Sa Tagalog po, mas maganda. Hindi lahat ng mabigat ay pabigat. Amen? Hindi lahat ng mabigat ay pabigat. Bakit nagiging mabigat yung iyong buhat pag hindi mo nakikita yung halaga? Kaya nga, pag mahalaga sa iyo, anong tawag natin doon? Mahal. Tinatawag mong mahal dahil mahalaga. May halaga. Narinig po natin sa Ebanghelyo na may isang taong paralitiko, may sakit. Buti na lang meron siyang apat na kaibigan o baka mga kapamilya na dinala siya sa ating Panginoon. Mabigat din po ang nagdadala ng may sakit. Amen? Karanasan po natin yan. Napakabigat pag sa pamilya merong may sakit. Kahit na tulong-tulong na kayong lahat, kahit na merong kayong pera, pag merong may sakit sa pamilya, napakabigat, napakalaking pagsubok nito. Apat na sila. Dinala nila sa Panginoon. Napakaraming balakid. Mabigat na nga yung buhat nila, may sakit, hindi makagalaw, taong paralitiko, hindi pa sila makalapit sa Panginoon. Bakit? Napakarami daw mga tao. Pero hindi naging hadlang yon para humanap sila ng paraan para mailapit nila yung may sakit sa ating Panginoon. Hindi naging mabigat sa kanila. Hindi naging mahirap para sa kanila. Bakit? Kasi kahit na may sakit itong taong ito, kahit na hindi siya nakakagalaw, para sa kanila, mahalaga pa rin siya. Mahal nila eh. At gagawin nila ang lahat para sa minamahal nila. Kaya anong ginawa nila? Binutas nila yung kisame. Binaba nila yung tao para pagalingin ng ating Panginoon. Ang tanong, bakit naging magaan para sa kanila? Ang pagbuhat dito sa taong may sakit, kasi may pananampalataya sila. Bukod sa mahal nila yung tao, napakalalim daw, napakalaki ng kanilang pananampalataya. Ito yung nakita ng ating Panginoon. Sabi po sa Ebanghelyo, Jesus saw their faith. Nakita ng Panginoon ang kanilang pananampalataya. At ano yung pananampalatayang yon? Una, nakikita nila itong taong ito, mahalaga siya. At yung pananampalataya nila, ginawang magaan ang kanilang daladala kasi alam nila hindi sila papabayaan ng Diyos. Gusto mo bang maging magaan yung iyong dala, yung iyong bitbit, yung iyong binubuhat?
kailangan laliman mo pa at palakihin mo ang iyong pananampalataya. Have a great faith. Have a deep faith. When you have a great faith, whatever heavy thing that you are carrying, it will become easy and light. Kung meron kang pananampalataya din sa Panginoon, hindi po ba? Gagawin din niyang magaan at madali anuman ang iyong binubuhat. Yan po yung tanong eh. Ano ba ang iyong binubuhat ngayon? Ano ba yung mabigat mong binubuhat ngayon? Una na dyan, napakarami po sa atin, nagbubuhat ng financial nilang problema. Pag napakarami mong utang, iniisip mo paano mo babayaran. Diba? Ang bigat-bigat. Hindi ka makatulog. Palagi kayong nag-aaway sa pamilya. Isa pang mabigat dyan ay pag yung asawa mo nagluloko, nangangaliwa, napakasakit, dinudurog yung puso mo. Gusto mo magpakamatay, gusto mo magbigti. Para saan pa yung pagsasama niyo? Pero wala nang ibang bibigat pa kung hindi yung paisakit sa pamilya. Lalong-lalo na pag ang mga bata silang may sakit. Hindi alam ng magulang kung anong gagawin niya para gumaling yung kanyang anak. O kaya pag yung bata siya'y pinanganak na may kapansanan, napakasakit para sa isang magulang. Di po ba? Lahat tayo merong daladalang mabigat sa ating buhay. Pero paano magiging magaan yan? Pagtiisin mo lang, magtiyaga ka, at palagi kang magtiwala sa Diyos. Meron po kong paboritong quotation galing po sa isang Roman poet, Makata. Ang pangalan po niya ay si Ovid. Sabi po niya, "Be patient and tough, for your suffering will be useful to you someday." Ganda po. Magtiyaga ka, magpasensya ka. Dahil anuman ang iyong pagdurusa, magiging kapaki-pakinabang sa iyo yan darating ang araw. Kahit po ang ating Panginoon, hindi siya nagkukulang sa paalaala sa atin. Anong sabi niya? Ang ating pagdurusa ay may kalakip na ligaya. Pagkatapos ng ating paghihirap, meron tayong ginhawa. Sabi po ni San Pablo sa sulat niya, "Suffering brings endurance. Endurance gives character. And character gives hope." May pakinabang yung bigat at dusa natin. Ginagawa tayong mas malakas, mas matatag. Mabigat man yung dala mo, huwag mong iisipin, walang kwenta yan. Nagiging mas mabigat kung makikita mong pabigat yan. Trust, have faith that heavy burden you are carrying is important, valuable. Sige lang, pagpatuloy mo lang, buhatin. Magtiwala ka sa Diyos, nakasama mo siyang nagbubuhat. Pag malapit ka ng bumitiw, nandiyan ang Diyos para tulungan ka.